GI5. So ito po mga GI5, ang haba po nito ay 20 feet. At ang mga sukat po na available ay 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, at size 4. So yung mga GI5 po, mas mabigat siya kung ikukumparam nyo po sa mga tubular. So yung mga GI5, ang available po na kapal niyan ay schedule 20 at schedule 40. So yung schedule 40 po yung mas makapal. So yung mga GI5, marami po yung pwedeng paggamitan. Unang-una, yan po ang ginagamit sa pangposte dahil mas mabigat nga siya kung ikukumpara sa mga tubular. So ginagamit siya sa pangposte sa trusses, ginagamit din po siya sa mga gate, ginagamit siya sa mga tent kapag gagawa kayo ng mga tent. Sa mga furnitures din po pwede. Sa mga bakod po, siya po yung ginagawang poste po ng mga steel matting. Pwede rin po siyang sampayan. At ginagamit din po siya sa mga scaffold, sa mga scaffolding. So kung gusto naman po nyong malaman ang mga updated price, so ito po yung mga prices niya as of May 2023. Meron nga po palang mga BI, yun po yung black iron, yung black iron na pipe. Kaya lang, simula nung pandemic, hindi na po siya masyadong saleable. So, ang ini-stock na lang po ngayon ay yung mga galvanized, yung mga GI pipes. So, tulad po ng mga RSB, ang mga GI pipe, ang mga bakal po ay nagbabago ang presyo. Depende po sa supplier. Mostly, kapag ang gasolina po ay bumababa, ang presyo ng mga bakal, kasama na rin yung, po yung mga GI pipes, ay bumababa po yung mga presyo. Kung naging helpful po sa inyo itong video na ito, huwag mo namang kalimutang i-like. At kung meron kayong mga questions or suggestions about sa mga construction materials, you can DM me. Meron po akong Facebook page, Dajali Santos and Santos M. Dali. At meron din po pala akong TikTok shop. Kung meron pa kayong mga needs ng mga construction materials, check nyo lang po yung aking profile. And we also design and build warehouse services, residential and commercial services. So PM is the key. Bye. God bless.